What's up guys? Ako nga pala ang inyong kabarong tungaw. Ngayong araw na to ay gugupitan ko ang sarili ko. Tara, let's go! Tapos na nga ang aking oras ng pagtatrabaho kaya ako'y magpapahinga na ngayon sa aking kabina. Ay tatlo pala kaming natutulog dito sa kwarto na to kaya hindi lang pala sa akin tong kabina. Magtatanggal na nga ako ng sapatos at medyas para makahinga naman yung paa ko sa mahabang oras na paggamit ng sapatos. At napamukasim na lang talaga ako nung naamoy ko yung medyas ko. Ewan ko ba kung bakit ko naisipang amoyin yun. Grabe talaga, amoy dragon. Hihiga na sana ako sa aking kama at bigla akong naisip na maggupit ng sarili kaya kinuha ko na yung razor at pumasok na agad sa banyo. At buti na lang may trash bag dito sa cabinet. Ito ang gagawin kong pang-cover sa katawan ko para di ako masyadong mangate. At ihahanda ko na nga ang aking mga gagamitin. Ngayon't ilalabas ko na nga ang aking labaha, razor at saka mga clip. Sa TikTok shop ko nga lang pala nabili tong razor kit ko. At walang ano-ano ay sinimulan ko ng mag-razor. Mga 4 na buwan ko na rin palang ginugupitan ng sarili ko. Dahil 4 na buwan na rin pala ako nandito sa US. Sa offshore nga pala ako nasampa mga kabaro. At kung tatanungin nyo kung ano yung offshore ay isearch nyo na lang sa Google. Dahil mahabang paliwanagan kasi yan pag pinaliwanag ko pa dito. At baka hindi ko rin masyadong mapaliwanag na maayos. Pero ito, sinerch ko na lang para sa inyo. Basahin nyo na lang mga kabaro. At mabalik na nga tayo ulit sa gupitan. Nilagyan ko na nga ng 1.5 na clip ang razor. Talagang challenging din gupitan ng sarili. Dahil mahirap magpantay lalong lalo na banda sa likod. Pero malaking bagay na rin ang nagugupitan mo ang sarili mo kabaro. Lalong lalo na tayong mga nasa barko. Dahil menos gastos na rin to. Mahal na rin kasi ang magpagupit ngayon. Pero alam ko naman na hindi lahat kayang gupitan ng sarili nila. Kaya maswerte ka kung kaya mong gawin to. Buti nga tatuklasan ko sa sarili ko na kaya ko palang gawin to. At madami-dami na rin akong mga kabaro na nagupitan. At lahat yun hindi na umuli. Pero meron din naman nagtsagang umuli. At hindi rin kasi ako nagpapabayad pag nagugupit ako. Yung iba inaabutan ako pero tinatanggihan ko. Pero baka sa susunod singilin ko na sila. At ito nga't binuksan ko na ang labaha kasi magde-devil cut ako. Pero paalala lang sa mga nanonood, hindi to para talaga sa lahat. Dahil pag nagkamali ka dito ay talagang malalaslas ang ulo mo. Kaya ingat na ingat ako pag ginagawa ko na yan kasi napakatalim ng blade. Dahil kahit anong oras pag nagkamali ka dyan ay masusugatan ka talaga. Yung mga barbero nga minsan nasusugatan ka nga, di ba? Kaya nung natuto akong magupit, nasabi ko na hindi rin talaga pala madaling maging barbero. Ang madali lang ay magkwentong barbero. Kaya huwag kang basta-basta maniniwala sa mga kwento. Hindi lahat ng kwentong naririnig mo ay totoo. Kagaya na lang ng mga kwento ko sa inyo ngayon. Pero nasa sayo pa rin naman yan kung paniniwalaan mo yung kwentong narinig mo. Dahil matanda ka na, alam mo na yung tama sa mali. By the way, tapos na pala akong magupit. Naligo na rin ako niyan para matanggal yung mga tirang buhok sa ulo ko. At ito na nga ang resulta ng pagtitrip ko sa sarili ko. At maraming salamat kabaro kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa rin ng video ko. Follow na lang po at pa-share na lang ng video na to. Maraming salamat and peace out.